So, dito po tayo ngayon mga kaguro, nag-aayos ng room ng ating anak. Ayan po. Kanina po ay makalat po yan. Ayan, inayos po natin yung kanyang kama. Yung kanyang, ano po, yung foam ng kanyang higaan ay nilagyan po natin ng alcohol. Inisprayhan natin ng alcohol. Ayan po, tinupik po yung kanyang kumot. Inayos ko na rin po yung kanyang unan. Ayan po. So, meron pa pong unan dito. Yung mahaba po niyang unan. So, dagay lang po natin dyan mga kaguro sa gilid. Ayan. At meron pa pong isang unan dito mga kaguro. Dagay lang po natin dito. Ayan. So, ayan na po. So, inayos na po natin yung higaan na ating anak. Dito po tayo sa room niya. Yan. So, kanina po, lukot-lukot po yung higaan na yan, mga kaguro. At saka, yung kanyang bintana po ay binuksan natin. Yung screen, yung kalahati po ay screen na lang po yung nilagay natin para pumasok po yung konting hangin. At lumabas po yung, ano, init dito sa loob ng room niya. Saka yung medyo amoy-moy po ay aano na po siya dyan. So, ayan po. At dito din po ay inayos natin. Dito po, inayos natin dito. Kanina po ay may mga ano pong mga damit. Tinupi po natin. At nilagay na rin po natin dito sa cabinet. So, ayan po ang kanyang, ito naman po yung kanyang laptop. Yan, ang kanyang monitor, dalawang monitor niya po kapag nag-work siya. Iba po yung pinagawa niya dito sa laptop, dito po sa isang monitor. Minsan po, dyan siya nanonood ng telenovela or Netflix po. At saka dito naman po ay minsan naglalaro siya sa isang monitor para hindi po siya antukin. So, ayan po yung kanyang upuan mga kaguro ay nilagay na lang po natin banda dito sa gilid po kasi pag dito po kasi sa gitna medyo masikip. So, ayan naman po yung kanyang bag. Inayos natin. Yan. So, yung table po, hindi na po natin yan kukuhanin kahit masikip po kasi pagka nandito yung kanyang girlfriend, dito po ang anak ko magtatrabaho dyan sa table na yan. Dito naman po yung kanyang girlfriend. So, kabilaan po sila nag-work pag dito nag-work yung kanyang girlfriend. Minsan po kasi dito po nag-work kapag ano po siya, pag ano po sila work from home. Dahil panggabi po sila. So, ayan po yung room ng ating anak. Yung kanyang ano po kasi sira eh. Yung kanyang ilaw. Nasira po dahil napasukan ng tubig. Tapos po, dahil may tulo po yung yero po banda dito sa kanyang room. Pero napaayos na po natin, wala na pong tulo. Kaso lang po, yung ilaw niya ay hindi na po gumagana. Ayan. So, ayan po yung room ng ating anak. Naayos na po natin dahil syempre po lalaki. Medyo hindi po sanay sa pag-aayos. Kaya inayos po natin mga kaguro. Ayan po yung kanyang room. Yan. So, yung kanyang aircon po mga kaguro, pagka work from home po siya, napakalaki na aming kuryente mga kaguro, abuti ng 6,000 or 7 kasi po, syempre hindi naman po niya pwedeng patayin yung aircon kapag nag-work po siya dito dahil kailangan po ng malamig yung desktop or yung computer natin kaya hindi pwedeng mainit kaya kailangan malamig kaya lagi pong naka-on yung kanyang aircon kaya pag work from home po siya mga kaguro ay yan, napakalaki ng aming kuryente pero okay lang po binibigyan naman po niya ako ng pera sa pag sumeldo na po siya kinsinas at saka katapusan. So, ito po, meron po siya dito mga kaguro. Ayan. May binili po siya na parang bangka-bangka. Ayan. Nung pagpunta nila ng Palawan, may nakalagay Palawan. Ayan. Binili niya. Saka ito naman po yung binili din niya nung pumunta sila sa
Manila Ocean Park. Ayan. Yan. Ito mga kaguro, binili niya to mga kaguro. Ito. Itong parang frame na to. Dahil sabi niya, lalagyan daw niya ng mga picture sa kanyang girlfriend, silang dalawa. Pero ito na ang nakalagay yung mga kaguro. Ayan. Ayan. So, meron naman po ditong yan, nabili po niya nung pumunta din po ata sila ng Palawan ay nakalagay sa Sagada. Sagada or Sagada. Yan. At nandito naman po yung kanyang mga perfume na nakalagay dito. At syempre po, nasa itaas ang ating Panginoon na yun po. Sintabi po sa ibang relihiyon. We are Catholic po. So, ayan po, nandyan po yung imahe natin, mahal na Panginoon, nandyan sa itaas. Ayan, nandito naman po sa kabilang side yung kanilang picture ng kanyang girlfriend. Ayan. So, ayan po yung kanyang room, mga kaguro. Naayos na po natin, mga kaguro. Ayan yung kanyang upuan. Ayan yung table. Medyo masikip na po yung kanyang room kasi maraming mga gamit ng mga lagyanan ng computer, laptop, tables. Ayan po. So, tapos na po tayo dito mga kaguro. Patayin na po natin yung electric fan. Ayan lang po natin mga kaguro na nakabukas po yung kabilang side ng bintana para at least lumabas yung init ng room. So, sarama na po natin mga kaguro yung kanyang room. Ayan. So, tingnan natin dito mga kaguro sa labas, sa balcony. Ayan. Mga kaguro, malaki na po yung ating papaya. Ayan. Lumaki na po yung papaya mga kaguro. Bala ko po ilipat siya sa ibang paso. Pwede, hindi kayo mamatayan mga kaguro pag ilipat sa ibang paso kasi malaki na eh. Pero pwede pa naman siguro lipat natin yan mga kaguro. At ito naman po yung ating malunggay. Malanta po siya mga kaguro kasi dalawang araw na hindi nadiligan dahil hindi po kami nagkaroon ng tubig. Kaya hindi po nadiligan kaya medyo nag-yellow. Yan naman po yung ating mga rose. Bumukadgad na po. Tsaka yung iba po ay lanta na po. Kupitin po pala natin. Tanggalin po natin mga kaguro yung lanta ng bulaklak. Kasi kailangan putulin daw po kapag lanta na. Sana ba yung wala po tayong gunting mga kaguro. So mamaya na lang po putulin natin yun. Ito. Ito ulang tama po siya mga kaguro. Kailangan na po siyang putulan dito. Ipuputulin dito. Ito din po lang tama. Putulin din po natin. Meron pa naman po hindi pa po lang tama. At ayun din po. Ayan din po yung iba. Tsaka meron din po ang ano po. Diba? Magbubukat po pa lang po. So, andito po yung ating sinampay. Nilabhan po natin to. Itong mga to kasi, itong mga tong nilabhan natin mga kaguro ay ginamit natin sa paint, sa ano, dahil may tulo yung kwarto ng anak ko, nilalagay po namin to para hindi po mag-ano yung tulo ng tubig. Yan. So, balik na po tayo dito. Patayin na po natin yung ilaw kasi sayang ang kuryente. So, sara na po natin mga kaguro yung pinto. Madilim po. Ngayon po ha, madilim. So, ito po yung mga baso. Dadalhin na po natin doon sa baba. Okay, meron pa po pala mga kaguro. O, baso. Ayan, lagyan na po natin dito. Pag-isahin na natin para. Ayan, at saka itong bote ng Coke. Baba po muna natin ito mga kaguro para ano, balik tayo sa dito sa taas para kunin natin yung ano yung ating lalaban mga kaguro, maglaba tayo. Hapon na po ako
Naglalaba mga kaguro dahil kanina po inaantok tayo kaya na gustong magpahinga yung ating katawan kaya nagpahinga po tayo mga kaguro. Yeah. Ngayon na po tayong hapon maglalabas. So dito lagay lang po natin yung mga baso na dapat ano hugasan. Ayan lang naman po yung hugasan natin ngayon. Yung mga baso na yan kasi kanina po ay nakapaghugas na po tayo sa mga plato. Yan. So, lagay lang po natin dito yung ating bote. Yan. Ayan po yung map natin mga kaguro. Nag-map po tayo kanina dito sa tiles, dito sa sahig natin. So, yan naman po yung aking asawa yung nakaupo. Kaupo, nanonood ng YouTube. Ayan o, nanonood siya ng kabisnes. Ayan. Oh, magandang hapon ka. Magandang hapon po, mga kaguro. Bagong gupit po mga kaguro, pero yung kanyang buhok ay puti na po. Kaya sabi ko, kukulayan para hindi siya magmukhang matanda-matanda na. Pero, sa September po, 17, ay 60 years old na po yung aking mala asawa. Yan. Malapit na po. So, ayan po, nag-ayos po tayo kanina. Wala na pong mga papel-papel dyan. Doon, nandun po natin nilagay yung mga papel. Nag-ayos po tayo. Yan. Kasi po, pagka ibang araw po, ay hindi tayo makapag-ayos dahil papasok po tayo sa school. Meron po pala tayo mga kagurong nabili kahapon na, yun o, talagang hindi ko po balak itong bumili ng saging mga kaguro. Ang dapat ko po sanang bibilin doon ay, ano, tapos ngayon, nakita ko po yan, malalaki po kasi mga kaguro o, lalaki ng ano niya. Alam nyo ba magkano mga kaguro mahal? Isang piraso ay 8 pesos po mga kaguro kaya 104 dapat po yan mga kaguro dahil 13 pieces. Kaso lang pinatawad tayo dahil kakilala naman po natin yung mga groceryhan po dyan may tinda silang saging. Pinatawad, tinawaran po or hindi po ako nagtawad, siya lang po nagsabi na 90 na lang daw imbis ng 104. So, thank you. Ayan po. So, pagka mahinog po yan, balak po nating prituhin. Yan, mamaya po baka pupunta dito yung aking mga pamangkin dahil sabi dito daw po sila matutulog dahil mag-brown out daw po yung dun sa kanila. Pero hindi ko lang po alam kung natuloy yung brown out kasi hanggang ngayon wala pa naman po. 4:20 na po ng hapon. So, ayan po. Akyat po tayo ulit sa itaas mga kaguro dahil aayusin natin yung ating labahan. Ito naman po mga kaguro. Ayan, meron po kami ditong ano, kabinet. Platera po ito mga kaguro. Ito dati ay salamin. Kaso lang, nasira yung salamin. Nabasa. Kaya ano, inanohan na namin ng kahoy. Ayan. Ginawa namin kahoy yung pinto niya. Oh, pati dito tingnan mo po mga kaguro. Dito mayroon pa pong kristal. Ito po plastic na lang yan. Ito kristal po pero uuga-uga na siya. So ayan po sana mga kaguro ay binibigay ko na po sabi ko iano ko na po sana sa labas kasi baka kung mayroong ihingi ibibigay ko na lamang po. Lalabas ko na po sana. Kaso sabi ng pamangkin ko, hingiin daw niya. So matagal na po sabi niya hingiin at dadalhin doon sa bahay nila. Kaso lang, hindi pa rin po nadala. Hindi pa rin po nakuha kasi wala daw siya magbuhat. So nandito po mga kaguro yung iilan naming mga plato. Nakalagay pa po dito mga kaguro. Pero pagkuhanin na po ng aking pamangkin ay andyan po yung aming mga plato. And may plato po ako dyan. Ito, mangkok. Yung ibang mangkok, binaba ko na po at ginamit na namin. Ito pa rin po, yan. Plato din po. Dati pa po yan. Matagal na po yung mga plato na yan, mga kaguro. Naka-ano lang dyan, di namin nagagamit. Yan.
Meron din pong mga baso. Yan, dito din po meron tayong, yan. Yan tayo dito, ano. Yung isa po nito, mga kaguro, ito. Dalawa po ito, mga kaguro. Yan, dalawa po yan. Yung isa ay ginamit na po natin dun sa baba. At meron din po tayo dito mga tupperware sa taas. Yan, dito din po ay meron pa rin po tayong plato. Yan, medyo marami po ito yung plato natin, mga kaguro. Hindi po nagagamit. Kasi pagka may okasyon po, ang ginagamit namin ay yung nito po, yung parang native na plato. Tapos nilalagyan lang po namin ng ano, plastic. At meron din po tayo dito sa loob po nito ay mga kutsara po. Na hindi po natin nagagamit siyan sa loob po. Mga kutsara po yan. Yan. Mas puno po yan sa kutsara, mga puro. So, kapag kinuha na po ng pamangkin ito, mga kaguro. Pag kinuha na po yan, yung mga plato na yan, yung mga nandito nakalagay, ay aalisin na po natin at maghanap tayo ng malagyan yan sa baba para dito po ay lumuwag na po. Dito, ayan po, ito po, o yan. Yung